Simula ngayong araw hanggang August 20, libre po ang pamasahe sa MRT, LRT2 at PNR para sa mga bakunadong commuter. Ang not so good news, hindi pa ECQ sa NCR ay umaaray na rin ang mga tsuper at dispatcher ng mga pampublikong sasakyan. Kapansin-pansin daw kasi na agad nang nabawasan ang mga nagko-commute. Narito ang report. Sa Biyernes pa magbabalik ECQ ang Metro Manila, pero kahapon ramdam na agad na nabawasan ang mga bumabiyahe sa mga pangunahing lansangan sa NCR. Sa EDSA busway, walang mahabang pila, lalo na sa Main Avenue kung saan karaniwang punong-puno ng pasahero kapag rush hour. Medyo tumalang po, pumunti ang pasahero ngayon. Bakit kaya po? Siguro, dahil siguro sa baka balibalito na balita nilang lockdown ganoon, siyempre baka hindi na taxi labas. Ang mga commuter, kung hindi man papasok sa trabaho, ay naghahanda na raw sa napipintong lockdown. Kaya nga po ako umuwi kasi lockdown na po sa amin. At kung ngayon pa lang ay bawas na ang mga nagko-commute, mas nangangamba ang mga tsuper kapag nagsimula ng ECQ sa August 6. Dahil kaunti ang mga pasahero, tsak na mababawasan din ang kita nila. Depende naman sa sa operator kung may kihati sa boundary o tsaga lang kaysa magutom. Wala, walang ibang hanap buhay. Ito lang talaga hanap buhay ko. Sa abiso ng DOTR, walang magbabago sa ipinatutupad na capacity limit sa mga pampublikong transportasyon na ngayon ay nasa 50% o kalahati. Pero maghihigpit ang ahensya para matiyak na tanging authorized persons outside of residence o mga apor lang ang makakabiyahe. Kaya tuloy pa rin ang pasada ng mga bus at jeep. Wala ring magbabago sa schedule ng LRT Lines 1 and 2 at MRT 3 at Philippine National Railways. Dapat pong panatilihin, no? Number one is for our frontliners. Number two is for our essentials. And most importantly, number three, yung mga mapapabakuna po. Dahil we're going to make use of this two-week time na talagang i-ramp up ang bakuna. At bilang incentive sa mga bakunadong apor, ipinag-utos si Transportation Secretary Arto Gade na magpatupad ng libreng pasahe sa MRT 3, LRT 2 at PNR simula ngayong araw hanggang sa August 20 o sa huling araw ng ECQ sa Metro Manila. Paliwanag dito Gade, mas mahalagaan niya sa kanya ang kalusugan ng mga Pilipino kaysa sa kita ng transport sector. Mag-a-apply ang libreng pasahe kahit nakakaisang dose pa lang ang commuter. Pag-aaralan naman ng Interagency Task Force ang mungkahi para sa transport bubble kung saan pagsasamahin sa iisang pampublikong sasakyan ang mga nakakompleto na ng bakuna contra COVID-19. Nagbabalita mula sa frontline, Justinne Punsalang, News 5.